video na to mga idol ay magdo-do it yourself tayo. Pipintura pala ako ng mags ng aking motor. Kaya nga samahan nyo ako sa video na to at alamin natin kung paano magpintura ng mags ng ating motor. Pangalawang beses ko na pala itong gagawin sa motor ko. Nung una ko kasi itong ginawa, sumabalay ako kasi hindi natutuyo yung una kong pintura. Ginamitan ko kasi siya ng brush at dun nga ako nagkamali. Hindi ko siya nagamitan ng spray paint kaya ang nangyari, matagal siya bago matuyo. Sa kapal ba naman kasi ng ginamit kong pintura. Kaya nga ito, binakba ko na siya ulit, hindi ko na lang din na video. Kaya nga kung napanood niyo yung mga una kong vlog about dito sa pagpipintura, nakita niyo na gumamit nga ako ng brush. Kaya nga mas okay pala na spray paint ang gamitin natin sa ating mga mags. Kaya nga tuto ka lang kung paano natin to gagawin at kung paano natin susolusyonan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe muna ng channel ko. Hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga vlog na ilalabas ko. Pakishare na rin ang video na to para mas marami pang magkaroon ng idea sa mga hindi pa nakakaalam. Ang ginawa ko pala dyan, nagdikit ako ng masking tape tapos plastic naman sa gilid. Binalutan ko pala siya para hindi nga madama yung gulong. At pagkatapos ko nga mabalutan yung gulong, inisprayan ko na pala siya ng primer. Kailangan kasing unahin yung primer niya para mas makapit yung pintura na gagamitin natin mamaya. At mag-aantay nga lang tayo ng 5 to 10 minutes at matutuyo na kaagad siya. Mas maganda kasi kung gagamit tayo ng primer sa una para nga litaw na litaw yung kulay niya. Tapos mas makapit pa nga yung pintura na gagamitin natin. Para nga sa mga first timer na katulad ko, eto nga ang uunahin natin bago natin pinturahan kung ano nga ang gusto natin kulay. Matapos ko ngang mapinturaan yung likod, sinunod ko naman tong unahang gulong. Pipinturaan din natin siya ng primer. Siyempre, babalutan din natin siya ng masking tape para safe nga yung gulong. At hindi nga siya madamay sa pintura natin. At habang nagpipintura nga ako, lagyan muna natin ng background music para hindi nga kayo mainip. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny. Ito na pala yung resulta ng primer na pintura. Bale, tinanggal ko nga muna yung balot kasi isasalpa ko muna sa motor ko yung gulong at gagamitin ko sa trabaho. Wala kasi akong service. Kaya nga tinanggal ko muna yung masking tape at plastic na nakabalot sa kanya. Isang araw pa kasi yung lilipas bago ko siya mapinturahan ng pula, kaya gagamitin ko muna siya. So online kasi ako nag-order kaya hindi ko pa mapinturahan ngayon. Hindi pa kasi dumadating. At eto nga muna yung resulta niya. Dumating na nga kinabukasan yung in-order ko na pintura, kulay pula. Eto pala ay Nico Spray All-Purpose Quick Drying High Gloss Acrylic. Nabili ko pala siya sa halagang 130 pesos. Shipping fee naman ay 38 pesos. Mas makakamura kasi tayo kung magdi-DIY lang. Lalo na't wala tayong gaanong budget. Pero kung mas gusto mo siyang ipapintura, gagastos ka naman sa halagang 800 to 1,000 pesos. Bale, dalawang mags na pala yun. Isang boteng spray paint nga lang pala yung mga gamit ko dyan. Kasya na pala yan para sa dalawang gulong. Hindi ko na pala siya nabalutan ng plastic sa gilid ng gulong. Naubusan na kasi, pero may masking tape pa naman yan. Ingat lang talaga sa pag-spray para hindi nga madama yung gulong. Siguruhin lang din natin na dapat maingat tayo sa pag-spray. At eto naman yung resulta pagkatapos. Minadali ko na nga rin baklasin yung unahan kasi isusunod ko na siya. Binalutan ko na nga rin pala, nakakita ako ng packaging tape. Pero sasabihin ko sa inyo na hindi siya advisable ibalot. Kasi naiiwan sa gulong yung malalagkit na parte niya. Pero mabilis lang din naman tanggalin sa tulong ng lacquer thinner. Yun nga lang, mas magiging matrabaho ang mangyayari. Kaya nga hindi siya advisable na ipangbalot. Nagamit ko siya kasi walang wala na talaga. Pero kung may mga luma kayong baraha sa bahay, pwedeng pwede nyo yung magamit. Sisingit kasi yon sa gilid ng mags. Inabot na rin ako ng gabi dyan kasi hapon na ako nagpintura. Pag uwi ko nga galing trabaho. At ang final at pinakahuli, gagamit pala tayo ng top coating. Ito pala yung magsisilbing tibay at pampakapit ng pintura. Pampakintab na rin ng kulay niya. Gagamit pala tayo ng Weber 1K spray paint. 100% pure acrylic.
Nakapag-promote pa nga ako. Kaya baka naman, mga spray paint dyan, sponsoran nyo naman ako. Boo!